Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News PH. At syempre, huwag niyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na ating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Alam po ninyo, ito po, alam na natin. Ayun, ito pong boses na to na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon. Syempre, walang iba kundi kay Sir Badong Aratles. Ayan, pagpatuloy natin. Sa WTS, may bumbahan po ng tubig. Ito lang po. Bumbahan. Yung mga kritiko po, hindi po ng pamahalaan, ha? Kritiko po ng mga Duterte. Sama-sama na po sila eh. Isa na lang po yung kinikritik. Alam po ninyo, sentruhan nyo yung dapat nyong sentruhan, no? Bakit po bumabalik na naman sa Duterte? Sila po ba yung bomba ng tubig? Patawa, no? Meron po itong pahayag. Ito po. Top government officials on China latest aggression. May pahayag po si Mick Subiri, may pahayag po si Martin Romualdez, at si Sara Duterte po, blanco. So, ibig po nila sabihin, yung mga matataas pong official ng pamahalaan ay hindi po, ay mayroon ng pahayag. Sa kanila, importante yung mga pahayag lang. Ano kasi tayo eh, tayo po ay bansa na mahilig lang sa pahayag lang, no? Wala na pong mga kilos, kundi pa na yung pahayag lang. Yun po binabantayan nila yung pahayag. So, binabanatan po nila si BP Sara Duterte dahil walang pahayag. Okay. Hindi po tapos ang nakakatawa po, kaya sabi ko babalik sa kanila. Hindi po natin masyadong pag-uusapan 'yan kasi alam na natin 'yan, alam niyo na istan ko 'yan. Pero natatawa po ako rito, no? Yung pangulo po ba natin nagpahayag na. Binabanatan niyo yung Vice President samantalang yung pati po yung pangulo wala pa rin namang pahayag. O give up na po ba? Dapat hinintay niyo po muna, no? Para yung mas maganda po sa visuals, no? Binabanatan nyo na kagad si BP Sara. Ang tanong, trabaho niya po ba yan? Hindi niya po trabaho yan eh. Dati po sinasabi ko ayaw niyang pangunahan yung dito sa atin ngayon baliktad eh. Kung sino po yung mga totoong nagtatrabaho, binabanatan po ng binabanatan. Nagtatrabaho po si Sara Duterte, very busy sa DepEd. Nagtatrabaho po siya sa NTF-ELCAC. Nagtatrabaho po siya bilang Vice President. Consistent po si BP Sara Duterte nang pinakikialaman niya lang po ay yung kanyang pagiging NTF-ELCAC, kanyang pagiging Vice President at saka kanyang DepEd, no? Ngayon, ito pong dalawa, si Mick Subiri at si Martin Romualdez, wala po silang kinalaman sa foreign relations. Real talk po yan. Hindi po sila presidente ng Pilipinas. Pero sila pa ngayon ang pinupuri dahil nagpahayag. Alam niyo, matagal na nagpapahayag yung mga yan. Wala naman tayo nahihita sa mga pahayag niyan eh. Ano po ba ang pahayag? Pahayag po, pampapogi lang po yan. Lalo na kung wala naman kayong, yung pahayag ninyo, ay wala naman pong visa. Alam niyo po yun? Wala naman pong visa yan kahit magdadaldal kayo dyan. Kahit po anong tapang nasabihin ninyo, wala pong visa yan. Dahil yan po ay pahayag. Alam po natin lahat na dapat ang lahat ng mga Pilipino, pag may mga ganyan sensitive na bagay, manahimik at hintayin yung Pangulo kung ano yung kanyang pahayag. Ang hirap talaga ng ganyan, no? Sila yung nangunguna. Kumbaga, pinapangunahan nila yung Pangulo. Mga desisyon kung ano, yung mga dapat sabihin, sila yung talagang lumalabas na kailangan kami, eh, ito kami. Okay lang sana kung inatasan sila ng Pangulo, sabihin na, inatasan kami ganito, ganito, ganyan. Pero sana naman, no, yung trabaho lang nila is gawin nila, pero yung trabaho talaga ng Pangulo is hindi na dapat nilang saklawan eh. Diba, katulad nga sinabi ni Sir Badong, si BP Sara is ginagawa niya lang yung trabaho niya, kung ano lang yung nakahatag sa kanya. At kung ano yung binibigay sa kanya, tinatrabaho niya ng maayos. Kung tutusin dati, napakatahimik talaga ng isang BP Sara. No, nung naging Vice President siya, hindi siya napapag-initan.
No? Pero talaga, ito talaga ang naging dahilan simula nang lumalabas na nagiging number one siya sa mga survey ng pagiging presidente. Yun talaga ang parang nakikita kong punot dulo eh. Hindi yung ano eh, hindi yung dahil sa mga ginawa niya kwidaw, no, na binibintang sa kanya o sinasabi sa kanya, hindi yun ang punto, kumbaga dinadagdag na lang doon para alam na natin na oh, masira ang pangalan mo, bahala ka. 'Di ba? Parang ganyan eh. No? Para sa susunod baka makatulong to sa amin para bumaba ka kasi baka mamaya manalo ka na naman sa susunod, paano naman kami? Para kasing ganun eh, simula nung nalaman nila na talagang mataas. Pero kung si BP Sara nga, sabi ko nga, kung si BP Sara is hindi talaga tatakbo yan, sabihin niya, pagkatapos ng vice president ko, hindi ako tatakbo, doon na lang ako sa Davao, tignan nyo. Wala kayong maririnig sa kanyang, babanat sa kanya ng ganyan. Diba? Kasi nga, wala silang makakakompetensya. Lahat to, dahil to sa 2028 eh, ito kasi 2028 eh. No? Kaya nga habang tumatagal 'yan, palala siya ng palala eh. Oh, kaya napapaghalataan mo na. Syempre hindi naman tanga ang taong bayan, hindi ano, kumbaga alam ng mga tao kung ano talaga ang tunay na dahilan kung bakit. Pagkakasama kayo eh, tapos biglang ganyan, naglagan, tablahan, 'di ba? Oh, unity team. Naglagan, tablahan ng mangyayari. Pero si PBBM at si BP Sara is wala naman silang problema. No? Ang nagiging problema lang kay BP Sara, yung meron lang problema is yung mga tao na nakaikot kay PBBM. Eh si PBBM nga hindi masyadong nababalita eh. Mas nababalita pa yung mga nakaikot sa kanya. O di ba? Hindi masyado nang matulog si PBBM ngayon. Yung mga ginagawa niya. So dapat nga yung mga ginagawa niya is yun ang namimedia, yun ang nakikita natin eh. Pero sa kanya hindi natin masyadong nakikita o nababalitaan na ano. Di ba? Parang nasasapawan siya ng mga ano niya. Yung mga naka-surround sa ka... Tano sa paligid-ligid niya. Binabanatan niyo na si BP Sara. Hindi pa rin naman nagpapahayag yung Pangulo. Kanino ba ang trabaho yan? Di po ba? Ito takantaka ko eh. Takantaka lang ako sa lahat ng kritiko sa sino ba nagganan nito, sino ba bumanap nito, Marcos Makapili. Nagtataka po ako sa inyo, ang lakas ng loob niyong banatan si BP Sara, gayong wala pa rin naman pahayag yung Pangulo. Hindi po ba? Ngayon, kung nagpahayag po si Mig Zubiri at si Martin, isa lang po ibig sabihin yan, hindi nila mahintay yung pahayag ng Pangulo dahil epal sila. Nag-e-epal na nga, pinupuri niyo pa. Yung totoong nagtatrabaho bilang vice president, yung totoong nagtatrabaho bilang defense secretary na number one, most trusted and most top performing, binabanatan nyo dahil hindi nakikialam. Isa lang po ibig sabihin yan, hindi po siya epal, no? Hindi po siya. At ngayon po, masama po ba ngayon ang hindi maging epal kung ikaw ay mataas ang tungkulin mo sa gobyerno? Hindi po. Dapat nga gawin ninyong huwaran si BP Sara. Kung hindi nyo concerned, dapat hindi kayo nakikialam. Okay. Ito pong dalawa na to, no? Marami po yan. Marami pong pwedeng magawa yan bilang Senate President at House of Representative. Magsi-60 kilo na po ang bigas. 52 kilo ngayon, 52 to 54 ang kilo ng bigas. Ay, hindi ah. Dito, 70 plus na. Grabe. Ang mahal-mahal na. Yan dapat ang nire-resolve nila eh. No, yan dapat ang tinututukan nila, yung pagtaas ng bilihin eh. Ewan ko ba? Ko? Bakit hindi po yan yung pagkaabalahan ninyo? No, kaysa yung kung ano-anong hindi nyo naman trabaho. Yes. Nagmo-monitor. Yung isa po riyan, nagmo-monitor sa palengke. Kada monitor po ba sa palengke, bumababa ang presyo ng bilihin? Wala. Monitor lang. Iba nyo yung mukha ko. Iba po yung... Tignan nyo yung mukha ko, tignan nyo bababa ang bilihin yan. Katulong talaga. No? Yan po yung problema eh. Mas pinahahalagahan yung pagporma kaysa pagtulong. Okay, wala po ako masasabi dyan. Kasi maging ang Pangulo, pinag-iisipang mabuti kung ano ang kanyang sasabihin. Ngayon, pag nagsalita na yung Pangulo ng Pilipinas, tsaka nyo banatan si BP Sara. Pero isa pa rin po ang sasabihin ko, hindi kasi siya epal. Okay, hindi siya epal. Ang dami pong problema ng Pilipinas. Unahin po ninyo yun. Alam nyo po, sa totoo lang, kung si BP Sara po ang ginawa niyong DND,
wala sana tayong lusoban na ganyan. wala siguro tayong problemahin. Hindi ba? Kasi Duterte siya eh. Ang mga Duterte, ang trabaho ng Duterte, mayroong resulta. Yun lang po mapagmamalaki namin. Ang pag nagtrabaho po mga Duterte, meron po resulta. Okay, punta po tayo dito sa iba nilang binabanggit. Talagang marami talagang resulta. Alam naman natin yan. Lahat may pruweba, nakikita natin kung paano sila magtrabaho. Diba? Nakasurvive nga tayo nung pandemya sa tatay ni BP Sare. Kita mo naman ang Davao, is napakagandang lugar. Diba? Disiplinadong lugar. Oh, marami silang achievement na nagawa. Tsaka hindi sila natatalo sa lugar na yon. So, ang ibig sabihin, kung hindi ka natatalo, no, at nandudoon ka pa rin, minamahal ka ng mga tao, is meron kang magandang ginagawa. At saka yung ginagawa nilang yan, pamumuna sa mga Duterte, ganto ganyan, is hindi naman tama yon. Kasi makikita sa inang mamamayan, puro ganyan na lang ba yung gusto nyo maging trabaho sa kabila ng kami nahihirapan ngayon sa mahal na mga bilihin? At saka ikaw pupunta ka, ang pag-aaralan mo lang kung paano titimbangin, kung paano kikiluhin, imbis na sabihin mo sa amin na bigyan mo kami ng pampalubag loob na re-resolbahin natin ang pagmahal ng ganito, ganyan, ganyan, di ba? Mas matutuwa pa yung mga tao eh. Yun ang gustong madinig ng mga tao, hindi yung mga ganito na pamumunan nyo, paghilan nyo, ganito, sa kalaban yung politiko o kinakalaban nyo. Ganun yun. Ang gustong madinig ng tao is yung matulungan sila kung ano ba ang gagawin mong pagkilos para mapagaan ang pamumuhay naming mga Pilipino. Yun ang gusto nilang madinig. Di ba? Napanak, no? Yan po, binabanatan po nila yung travel nito ni BP Sara. May sumagot po sa kanila. Lantad na po ito po pagkakaiba, no? Pagkakaiba po nitong confidential fund, yung confidential fund at saka ito pong mga extracurricular, extraordinary, extraterrestrial fund ng Congress. Ang pagkakaiba po niyan sa normal na pondo, no, ng mga departamento. Yan nga po, may mga kaya nga confidential, di ba? Wala na pong problema. Yung ginawa po ninyo sa confidential fund na ipaliwanag nyo, sabihin ni BP Sara kung saan niya dinalas, kung saan niya, pwede po yun yung questionin. Pero ito po, ang sinunod po nilang question, expense ni BP Sara Duterte. Yung travel expense po ng DepEd Secretary, no? Yung pong kanilang travel expense, unlike po sa confidential fund, pwede nyo pong tignan yung COA dyan. Nakukuha po ninyo. Manghingi po kayo ng kopya sa COA, hindi po yan nililihim. Kaya po, baka kasi bumabalik sa inyo, binabalikan nila eh, no? Nanghingi kayo ng ano, kami rin manghingi. Gusto po nila manghingi kung paano daw ginamit ni Sara Duterte, bakit daw billion yung travel expense ng DepEd. Bawat pagkilos ni BP Sara, no, may mga tanong sa kanya, no? Pero yung mga tanong dun sa mga bumabanat sa kanya, hindi sinasagot. Joseph, no, parang BP, may pagmibilintang kami sa iyo, kailangan sagutin mo 'yan. Bakit ganito? Eh pag sinabi ni BP, ikaw din naman eh, ba't tayo magsalita? Hindi, ikaw ang tinatanong namin, BP. Kailangan umamin ka kung bakit ganyan. Eh bago po kayo pumuna, no? Nasanay po kayo na mag-question kahit wala po kayong ebidensya. Ito na naman po. Kino-question na naman na mataas yung travel expense ng DepEd Secretary. Hindi po namin sasagutin yan. Meron pong COA report 2022, nariyan na po. Tignan nyo na lang po kung paano ginastos. Pag may nakita po kayo mali, tsaka po kayo dumakdak. Kasi hindi po lihim yan. Pwede po kayo manghingi sa COA. O, napapahiya kayo ngayon. No? Kasi po, sa totoo lang, wala naman talaga kayong binibintang na matino kay Sara Duterte. Wala naman talaga kayong kahit na po ano, kahit confidential fund, ano pa ba yung mga binibintang nila, confidential fund ng BP, confidential fund ng Davao Mayor. Tinantanan din nila yung pagiging Davao Mayor dahil sinasagot sila ng taga Davao. Oo, may confidential fund si Sara Duterte, pero kami ngayon insurgent free kami. Oo, may confidential fund ang Davao City, pero top 10 sila. Mula po sa hindi sila top 10, naging top 10 po yung Davao City. Oh, may confidential fund. Pero walang utang. Hindi po nila kayang tapatan yung mga actual, no? Yung mga actual po na nagawa ng mga Duterte sa Davao.
Okay. Ikalawa. Ito pong ano ba yung sasabihin? Ano ba yung pinag-uusapan natin? O bakit po 'yan? No? Confidential pan, kaya po nila tinamtanan yung Davao. Nakita niyo hindi nila hindi po nila mabanatan yung confidential pan ng Davao kasi sumasagot yung mga taga Davao. Sino pong mga mamamayan ng ibang syudad ang kayang ipagtanggol yung mayor nila sa confidential pan? Ayun, natating natong ngayon ang video na nagmula kay News PH at syempre natong ngayon din natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa videong ito na binigyan natin ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. Ayan ha, talagang hindi nila tinitigilan si BP Sara hanggat hindi nila napapabagsak. Pero si BP Sara, ang sabi niya nga lang parang ganito eh, babangon ako, tuturugin ko kayo. Comment na po kayo sa comment box mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.